Rampy, it's me, Rampadur again, and welcome back to my channel. And guys, today I'm going to cook a simple recipe na pwedeng-pwede siya sa mga bata na yung mga pihikan na bata, pwedeng-pwede niyong gawin sa kanila. So, I mean, is pwedeng-pwede niyong lutuin. I have here a squash or pumpkin or squash. So, kalabasa sa Tagalog. So, ang gagawin lang natin ay simple lang natin siyang i-grate. Binalatan ko na siya. So, i-grate lang natin siya. Kukurin ng ganyan lang. So, napakadaling gawin, guys. Ito sa pwedeng gawin or sa mga batang ayaw kumakain. Hindi kumakain ng kalabasa. So, yun. Hindi naman kasi lahat nakain ng kalabasa. Kaya, madali lang to, guys. Napaka-sustansya pa nito. Good for the health. Ayan. So, gagad-garin mo lang siya ng ganyan lang. Medyo matigas lang kasi siya pag ano. Pero okay lang. So, sa mga mami talaga na yun, kapag ang mga anak ay pihikan, so kailangan yung madiskarteng malupit, no? Para makakain ang ating mga chikiting. So, simple lang, ganun ang gagawin natin. Ito kasi, yung pamangkin ko is pihikan siya, hindi siya kumakain ng kalabasa. Kaya, naisipan kong gawin to. Mamachikin ko yung kalabasa. Actually, pangalawang try ko na to, guys. Nagustuhan niya. To be honest, pangalawang try ko na to. Nagustuhan talaga niya kasi ang ginawa ko, yun, may nilagay ako, hindi niya alam na may halong kalabasa. And ayun, nung nalaman niya, nag-request na siya. Pwede nyo rin, guys, gamitin kung mayroon kayong kudkuran. Pwede din. Pero kasi wala akong kudkuran. So, I use the cheese grater. Okay lang din naman. Kasi, nakukuha mo din naman yung texture na gusto mo. Siya. And, madali lang din naman kasi mag-kudkud. Kudkud is life. And, ayan! So, after mahabang pakipaglabanan na charot. So, ayun. Natapos na tayong mag-good-good ng kalabasa natin. And, ayan. So, i-ano lang natin. Ayan. Okay na. And, so, ayun, guys. Natapos na nating mag-kus-kus, good-kus, good-good ang kalabasa natin. So, ngayon, mag-crack tayo ng 4 eggs. So, ayan. Nabati na natin si egg. Ihalo na natin siya dito.
simple lang, guys. So, ayan. Ganyan lang. Ihalo na lang siya. Simple. So, pwede na natin siyang lutuin, di ba? Squash noodles. And ayan, lutuin na natin. Konti lang yung lagay natin. Yung ginawa ko kasi, binuhos ko siya lahat. Excited lang. It's okay. Ganyan lang. Sabitin naman siya. So, ayan. Dapat makikip siya. Kaso nga lang, madami yung pagkakalagay ko. Hindi siya talaga. Pero that's okay. Request nila to kasi natikman na nila, nag-try ako first at rin po wala, successful lang din siya. Ito kasi napalami yung pagbuhos ko lang ng kalabasa, dapat kinunti-kunti ko lang siya. Ito na nga guys, so pwede nang kainin. Ay, tara, ayaw kanin na lang ang kulang. Napakasimpleng gawin, napakasimpleng
yung gawin, lalo na sa mga anak natin na pahihikan. Kung meron man kayong mga anak na pahihikan at hindi napakapakain ng kalabasa, ito yung gawin nyo, guys. Napakadali. And, napakatipid pa siyang gawin. And, hindi siya, it's napaka-healthy pa ang pagkain. So, diba? Sanayin natin kumain ng gulay ang ating mga anak. So that's it for today. I hope you like this video and see you once again. And it's Rapadura. And always remember, choose to be happy. And this is it, Pansy. Ayan na siya. Ang ating squash with egg. And of course, you have to prepare. Ayan. Tomato ketchup. Pwede lang ketchup. Eh, wala tayong tomato. Ay, banana ketchup. Eh, tomato ketchup. So, ayan na, guys. So, ayan. And kain na.